daw sa inyo tanan, nawala kami ng asawa ko mga 7 days. So, ito yung datna namin kasi hindi kami naglinis-linis at sobrang init talaga kasi summer na summer dito. Ito yung nangyari habang wala kami. So, ang daming lilinisan kasi yung mga dried leaves ng bamboo natin ay nahulog-hulog. Ito yung bromeliads corner natin. Tingnan nyo naman yung bamboo. Sobrang kawawa kasi hindi siya natiligan at tingnan nyo naman nagdidilaw na yung mga dahon at naglalaglagan na. So, yung plano ko is linisan ko yung part na to tapos siguro iuusog ko yung bamboo. Bigyan natin ng space yung another bromeliads na ilalagay natin. Papansin ninyo, sobrang makalat at buti naman walang nagkasunog-sunog kasi nilagay ko yung shade cloth natin. Tara, umpisahan na natin maninlo. To the rescue, hindi ginaya madula ang aton na silhig na bukog kagang dustpan. Sobrang mahalaga talaga yan kahit sa ang lupalop ng daigdig ka man, lalo na pag mahilig ka talaga mag-garden. Ito yung maririnig mo pagising mo sa umaga na alam mo na yung mama mo or yung kapatid mo naglilinis sa bakuran, nagwawalis na. So nakakamiss talaga yung buhay probinsya, simpleng pamumuhay lang sa probinsya. Ay abaw, may pasayaw-sayaw pa ambot sa imo. Kawawa yung bamboo, pero pag nadiligan naman yan, okay naman yan. Inumpisahan ko nang ilipat yung mga bamboo na to na nasa pot. Katabi lang din ng mga bamboo niya na may konting bakante din. Ayan, tulak lang ng tulak. Ayan, tulak lang. Parang nag-gym ka lang neto. Pag my will, my way. Wala kasi yung asawa ko dito, kayo wala akong tulong. Pero okay lang yan kasi kayang-kaya naman. Carry-carry naman. But if you can't, don't do it. Kasi kailangan din natin protektahan yung sarili natin. Lalo na pag tumatanda na tayo, ang dami ng pain na lumalabas. Natapos na rin natin ang paglilinis. Medyo malinis na at naka-gain tayo ng space dahil sa inurong natin yung mga bamboo sa dulo. So ayan na yung space na lalagyan natin ng mga panibagong bromeliads na naka-hanging pot. Yung mga natira kong mga bromeliads na hindi ko na-repot. Pero yung iba din dyan, galing din sa mga mother plant na na-propagate natin. So, ang dami natin nakuha ng mga pups. Pwede na natin i-separate yan at magiging mother plant na rin yan soon pag nag-start na sila na mag-produce ng kanilang pups. So, sa ngayon, hindi pa na lumalabas yung mga kulay nila kasi naka-under the shade sila kasi sobrang init dito. Umaabot kami ng 45 degrees dito kaya minsan nasusunog lahat halos ng mga halaman lalo na pag hindi sila sun-hardened. Ito yung medium na ginagamit ko sa aking mga bromeliads. Orchid bark, perlite, tsaka konting soil lang. Since lakalanggidia ang bunot sa Australia, so hindi available ang cocoa chips, kaya gumamit na lang ako ng orchid bark, yung coarse na orchid bark. Kahit anong wood chips, okay din naman yan. Or kung gusto nyo, pwede din kayong mag-add ng sphagnum moss. Bisan gani, idikit mo lang na sa kahoy, mabuhi, ginagyapon, bisan konting bunot lang. Umpisahan na natin mag-drill. Hindi naman ganun kahirap mag-drill kasi very handy naman.
kailangan talaga natin i-drill kasi pag gumamit tayo ng pako, baka kasi mabibiya kasi ano to, ang bamboo. So, mas okay na i-drill natin para hindi siya magbuka. Kahit kung lansang, mabuka, ginaya ang bamboo, hindi siya pareha sa mga ibang kahoy na bisan martilyuhon mo siya, lansangan mo siya, hindi siya yung mabuka. Ihang na natin lahat ng mga naripat natin ng mga bromeliads. Hopefully na mag-survive sila kasi sa sobrang init ngayon. 3 times a week ko sila dinidiligan now kasi sa sobrang init. Dito ko halos nilalagay lahat ng collection ko ng mga bromeliads aside dun sa mga bromeliads na nasa ground, na nasa garden, pakalat-kalat. Mas gusto ko sa dito na makita ko sila. Mas mabilis silang mapuna at mas mabilis silang alagaan pag nasa wall sila. So, kung mahilig din pala kayo sa mga succulent, guys, meron din akong mga collection ng succulents. Nandun naman sila sa kabilang part ng garden. And meron din tayo na naka-wall ng mga succulents. So, pa-check na lang din, guys, kung mahilig kayo sa succulents. And maraming salamat pala sa mga viewers natin na nandyan lagi, na laging nagsusuporta. And sa mga bago lang dito, welcome sa inyong lahat. And this is Sarah Smith. Halong kamu perme. Bye! Thank you.